Ayan. At ngayong umaga, mga ka-homepage, yan po ang ating tutugunan. Sa tulong ng isang eksperto, makakasama natin si Mr. Marco Mondaher, isang businessman, may-ari ng mga security products na makikita ninyo ngayong umaga. Good morning po sa inyo and welcome to Homepage. Hey, magandang umaga po. Mm-hmm. Magandang ayan. Ayan. Kanina, Onin, di ba pinag-uusapan natin yung mga na-experience na criminality. Tama. Alam mo natin, ngayong panahon ito, samot-saring mga krimen ang nagaganap sa ating paligid na halos hindi mo nakilala. Ibig sabihin, talagang nagagawa ka pa rin ng masama. Mm. Diba? At lalo na ngayon, involve yung mga bata yes. ano, na tinatawag natin. So, paano natin didepensahan yung ating sarili laban dito sa mga ganitong kriminalidad? Yeah, alam po rin nyo, nakakalungkot talaga na continuously talaga ang pag-increase ng ating crime rate. No? And you know, bagamat ano man yung gawin natin to be able to protect ourselves, hindi talaga mapipigilan yung mga grupo, especially yung mga substance abuse, mga involved sa alcohol and drugs. Ano ho? And so, to be able to protect ourselves po, may mga safety devices, security gadgets tayong pinrovide para po sa magsilbing protection po, lalong-lalo na po sa mga kabataan at kababaihan. So ano po yung mga safety device na unang-una ay pinakamainam ng mga bata sa mga bata dahil mga estudyante lalong-lalo na sapagkat let's say for example silang unang karaniwan na bibiktima ng ganitong class patrimon. Alam po niyo mga predators talaga yung mga criminal elements po talaga yan yung mga two-legged predators na unang-una talagang binibiktima nila yung alam nilang helpless no. Helpless. Kung hindi matatanda mga bata po ang kanilang pinupuntiri. And so because of the rampant crime ho na nangyayari sa atin, ginawa naming available po yung mga products na to upang magbisilbing protection po sa panahon ng kagipitan, lalo sa mga estudyante. Tama. So, alin dito sa mga samples na nandito sa meron po tayong mga safety devices po na pwede natin magamit po, pwede pang estudyante ho, or yung mga kababaihan na nagtatrabaho sa gabi po, no? Meron tayo yung which is yung pinaka-common natin, yung pepper spray. Pepper spray. Ang atin yung pepper spray ay non-lethal weapon po na you know, meron po siyang inflammatory substance po na pag in-spray po natin sa face ng attacker, ito ho ay irritant po siya for skin, eyes, throat, and lungs po. So, ang tendency ho niyan, pag you feel that there's an imminent danger po, may attack sa'yo, nag-pose ng threat, so ang gagawin mo lang po, iti-twist mo lang siya, and then isa-spray mo sa mukha ng attacker. Okay. So these devices po are designed to distract an attacker po. So, for you to be able to escape, yun naman po ang importante natin. Mga ilang segundo umi-epekto yung ito ho, nag-last ito, between 30 to 45 minutes po. No? Depende sa pagkaka-spray nyo, lalo na kung direct ko yan sa face. Face or malakas lalo na sa eye area. Ito, no? Tama no? Po, po. So mahapdi ho siya sa mata ho. Ito parang madali lang siyang, hindi mo aakalain na pwede siyang protection dahil ito ay parang keychain parang or keychain something. Lang. Actually, ito yung ginagamit, nag-function ito as anti-kidnap devices po. In the event po na tayo po ay kung meron hong lumapit sa atin at may attempt na tayo ay kidnapin ho, para ho ma-alarm yung mga tao na kapaligid sa atin, hihilahin mo lang yung kanyang pin. Ah, sa pag nahiwalay siya, iinay na. Iinay ho siya. So ang tendency ho, kung meron mga mag-attempt ho sa ating buhay, nakakatawag ho siya ng attention. Ayan. So kung meron siyang plano, maiiwasan mo. Maiiwasan. At di ba, nagulat ka na. Ibig sabihin, effective talaga itong mga product na ito. Oo, meron po tayong mga electronic devices po, electric gadgets po. Ayan, nandiyan ako takot kasi baka makuryente ako. Tama po, no? So it works in two ways po. Meron siyang alarm. Alarm? No? Meron, and then? Nag-work siya as flashlight, lalo na ho sa mga iskinita, mga gilid-gilid doon sa mga damuhan. Tama. No? Tapos in the event na you feel that there's an imminent danger po, merong threat to life, so, ang gagawin mo lang po, ipipress mo lang siya. Ah. And then, gano'n na ho. Ayun. Pero kasi, di ba, usually, itong mga gadget na to, nasa bag natin. Uh-oh. Eh, paano pag biglang atake na, tapos yung tao, hindi naman gano'n kabilis yung presence of mind niya, hindi niya agad makukuha yan. Actually, ang number one anong po talaga, dyan, the rule of the thumb po, pagka po lalabas tayo ng bahay, dapat po i-increase natin yung ating level of alertness and awareness. Kung alam po natin na alanganin gabi ho, dapat ito at least hawak-hawak mo na. Tama po, para walang panahon ang aggressor predator mo. Opo, na ikaw ay salbayin. Ganun po, no? Pero paano yung ingat ka lang? Baka mamaya ikaw makakuryente. Oh, siyempre kailangan familiar ka dun sa gadget. Tama po. So, ang usage po nito, pwede naman ho, by element of surprise, paglapit po sa iyo, ganun tirahin mo siya agad sa tagiliran. Ho. Pwede naman na
na bumunot po siya ng patalim, ano? Oo. Talagang desidido na para sa'yo, pwede mo nang ipakita na meron armado ka. So, siyempre, somehow, magdadalawang isip po siya na ito. Ayun. Ganong kalakas ang voltage so, niyan? Voltage po comes in range from 100 to 1 million volts po. Uy, ang taas. Delikado. Po. Oo. So, ibig sabihin, yung bukod sa parang pinaka-alert, yung... Ito parang simpleng flashlight lang. Bukod sa merong alert... sound. Alarm mo, yung alarm. Ay, meron din kuryenteng ibinibigay, tapos meron siyang flashlight. Mm. Tama okay. Po, tama so, po. So, tatlo yun. The good thing about yung mga iba-ibang models po, meron kaming stun gun paralyzer po na meron siyang safety pin. Uh-huh. In the event, sir, na agawin ho siya sa iyo, normally, sa iyo gagamitin niya, yun ang problema uh-huh. natin. Pero because of the safety pin, hindi niya na-disable mo yung gamit ng stun gun. Okay. Because of the safety pin. Tama. Ganun so, pag wala yung safety pin na yun, hindi siya gagana. Hindi po siya gagana. Yan, napaka-importante. Maganda na yan for safety rin, no? Baka sa bahay, paglaruan ako ng mga bata. Oh, tanggalin mo na yung safety pin. Yung safety pin. Napakarami nito mga gadget na to, eh, lalo na yung mga maliliit na yun, na Topo. Parang hindi mo aakalain na security gadget pala Tama siya. Po. Ito no? yung GPS tracking device po natin. Magandang mga devices ito na kinakabit pwede ho sa kotse, pwede ho sa mga husbands, pwede sa mga anak-estudyante. Pwede sa mga husbands. Ibig sabihin, para malocate. Malino po yun, para malocate yung asawa natin. Sige, may papakontak ako sa iyo kasi may gusto siyang itrack eh. Opo, GPS tracking device actually works through the use of a global position navigational satellite po. Uh-huh. So, nagwo-work siya through the use of SIM card. Alam so, itetext position mo lang siya. Magte-text back siya sa iyo ng kanyang location. Nandito yung location nung Tama po. Using Google Map, i-text niya po yung coordinates. Mm-hmm. Ayun. So, ibig sabihin, pag kayo nanganganib at nasa isang lugar na maaaring hindi mo na alam kung saan nagpapagdala, pwede mo lang sabihin, pwede mong Actually po, meron siyang SOS command. No? I-press mo lang siya, 10-15 seconds po. Magta-transmit siya ng help dun sa administrator, which is yung Which is yung parents. Alam mo, ginamit siya dun sa isang hijacking incident recently lang. Opo. Kaya na-trace kung nasan yung sasakyan at Opo. Kung sino yung mga Tama ng po. Agaw ng sasakyan. Ano po rin yun, yung mga criminal elements kasi ho, ang common dyan talagang by group yan. Ano? Mm-hmm. So wala ka talagang magagawa minsan. Pero kailangan lang ma-outsmart mo sila. Mm-hmm. No? Using mga GPS devices po, nalolocate natin yung ating mga belongings Ayan. Po. Ito naman, po. Kasi parang iPad ang model nito Opo. Eh. Oh, ito yung diba? iPad, including MP3, uh-huh. yung spy lighter, spy car keychain, flashlights, caps, no? Ito ho ay mga spy camera ho, mm-hmm. spy gadgets po, na pwede nating magamit for recording purposes. Mm. Kasi minsan ho, may sumasalbahe sa atin, nahaharas tayo. Minsan wala tayong ebidensya para patunayan kung uh-huh. talagang may nangyari. So, because of this, pwede na ho nating ma-record. Ayun. Audio-video po siya, meron siyang 90 minutes na maximum recording time. Mm-hmm. So easily uploadable ho siya, takbo ka lang sa laptop, yun po. Ito, so, pare-pareho na rin. Dito, eh. Ano po. Naman ang purpose nitong shades ito ho yung ating spy, actually, ano to, backside sunglass. Uh-huh. Mm-hmm. Ang purpose ho nito ay para makita mo kung sino yung kung meron sa likod mo. Sumusunod sa inyo ho, no? Ah, talaga? Opo. Kasya so, ba sa akin yan? Actually, ano ho ito, dalawang klase ho kasi yung sumusunod sa atin eh. Especially sa mga kababaihan. Mm. Pag ho yung sumusunod sa inyo ay gwapo, ang tawag po doon ay secret admirer. Secret admirer. Tama Pero po. Pag medyo hindi medyo gwapo, stalker ang tawag stalker. Po doon. Ano? Tama po. Ayan, ho. So, through the use of this backside sunglass po, parang meron siyang side mirror Monitor. Po. Nakikita mo po yung tao sa likod. Ah, okay. Pwede ka na din pala mag-practice Mausa, driving no? dyan. Ano? Side mirror. Pwede ko subukan. Pero, ayan nga, ang napakarami nito. Ito, kagaya nito, home security ang purpose Opo. Naman May mga ito, body-worn diba? Cameras, meron din tayo mga, ito ho, ay part ng ating home alarm system po, mga PIR, mga passive infrared alarm system po na pag merong movement na detect niya, immediately nag-a-alarm po siya. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan, uh-huh. napaka-importante nitong mga kagamitang ito. Pero ang tanong, safe bang gamitin itong mga ito? Lalo na yung may mga laser. Let's say for example, laser. Sir, itong necktie. Spy necktie. Uy, parang Inspector Gadget talaga, mm-hmm. no? So, safe naman gamitin itong mga These ito. These products are all safe, especially sa stun gun po, as long as familiar ka. Mm-hmm. Familiar ka sa paggamit ng iyong equipment. Mm-hmm. No? Alam mo kung nasaan ang mga switches niya para kahit nasa dilim, kahit kinakapa mo, alam mo kung nasaan yung switches. Alam mo kung nasaan. Kailangan at alam mo kung paano gamitin at hindi ka manidisgrasya. So, ito naman ay for security purposes. Ayan, ano? Ito yung ating mga buttons. Personnel. Ginagamit po siya for crowd control, Ayan, mga dispersal po. So, meron siyang flashlight, din. Tapos meron siyang kuryente. So, ito ho, kahit agawin sa'yo,
pindutin mo lang, may kuryenteng lalabas. Hindi na makakaroon sa iyo. So, napaka-importante nitong mga ito. At sabi nga namin, baka pwede ka pang magbigay ng mga tips, lalo na dun sa ating mga televiewers, kung paano nila poprotektahan yung kanilang mga sarili kapag wala sila nitong mga ganitong mga gamit. Actually po, pinopromote namin yung ating mga, aming mga products, pero mainly ang aming advocacy talaga is to increase the level of alertness and awareness. Importante po na pagka, especially sa mga kababaihan, pag umuwi po ng gabi, iwasan po natin na bumabiyahe tayo ng naka-heels tayo. Tama. Dapat magbaon flat shoes, magbaon ng rubber shoes. In the event ho na merong magsalbahe, madali kang makatakbo. Opo. Tapos, kailangan ho, pag naglalakad tayo, confident tayo. Huwag nating i-advertise yung mga gadgets na meron po tayo. Mm-hmm. Yung mga latest cell phones and other electronic device. Kasi, yung mga predators po, yun ang tinitignan nila. Inaabangan talaga nila. Tama po. Ina-advertise kasi natin. Oo. Ganun po. Ang question lang namin, ito bang mga gamit na ito ay affordable para dun sa ating mga interesado? We made these products po talaga na maging affordable sa bawat Pilipino. Kasi tayo po yung naniniwala na ang protection po ay hindi dapat maging mahal at dapat siyang maging affordable, accessible para sa lahat. Tama. So far, itong mga gadgets na naandito sa atin, meron ba kayo parang sort of paboritong gamitin? Personally, anong paborito mo dyan? Ano pinakamainam dyan? Kasi sa dami-dami ng mga product na nandito, parang lahat pinakamainam. Para sa akin, ito yung paborito ko sa lahat eh. Ano naman siya? Ganun naman yun ako bigla. Actually, ito yung stand gun din siya ho. Oo. Pero ito kasi ho, it works in two ways. Pwedeng nakatikit, meron hong inalagay dito na rubber bullet, ipapala mo. Tatalsik siya, about mga 3 meters po. Mm-hmm. So, merong spring na yung kuryente gagapang sa kanya. Okay. Alam mo, makuryente ka lang ng parang nag-ground ka, medyo nakakatakot na eh. Lalo na yung babariling ka ng kuryente. Opo. Tama naman. Anyway, naku, maraming po salamat, Mr. Mark Mondihara, sa mga pinakita niyo mga products sa amin. At talaga naman napakainam po rito para lalo po tayo mag-ingat at maprotektahan ang ating mga sarili. Lalo sa mga panahon na tayo mag-iisa lang, di ba? Mm-hmm. Tama po. So baka meron kayong message po dun sa ating mga televiewers. Ang amin nung mga, baka pwede kong bagitin ang aming website. Sige po. Please visit our website po, www.goodhand88.com. Marami po kong mga products as well as sa amin pong fanpage, ay nagbibigay kami ho ng mga tips kung paano ho tayo makakaiwas na maging biktima ho ng kahit anumang krimen. Sa Facebook po yan. Anong fanpage po ninyo sa Facebook? Goodhand88.com. Goodhand88.com. Thank you so much sa inyong pagbisita sa amin. Maraming salamat. At pagpapakita nitong inyong mga gadgets. Susunod na ang Daily Health sa aming pagbabalik.